Muling humingi ng tulong sa Department of Foreign Affairs o DFA ang ilan sa mga kamag-anak ng halos 6,000 mga Pilipino upang padaliin ito ang deportasyon ng mga kasapi ng kanilang pamilya na hanggang sa ngayon ay nakakulong sa mga Immigration Detention Center sa estado ng Sabah. Matatandaan na naiulat na marami sa mga Pilipinong detinado roon ay nakakaranas na ng kagutuman at mga sakit. Isa naman sa nakababatang kapatid ng naarestong Pilipino ang umapila kay Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Loxin Jr. para sa direktang pagkilos ng Imbahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur para sa agarang pag-i-issue nito ng travel documents sa mga detinado. Sinabi nito na ang kanyang nakatatandang kapatid na isang civil engineer ay kasalukuyang pa rin naghihintay na ma-deport mula sa Sandakan Immigration Depot pabalik sa Pilipinas. Anya, limitado rin ito na nakakausap sa kulungan ang kanyang kapatid dahil sa pagbabawal ng mga gadget sa loob ng mga Immigration Detention Center. Panawagan niya sa gobyerno na palayain na sa lalong madaling panahon ang mga detinadong Pilipino sa Sabah, lalo na at hindi maganda ang kanilang karanasan sa loob ng mga kulungan, kabilang dito ang kakulangan sa pagkakaroon ng komportabling silid, kawalan ng maayos na mainom na tubig at iba pa. Gayunpaman, naglabas ng pahayag ang Imbahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur. Anila na sa kasalukuyan ang kanilang tanggapan ay nakikipag-ugnayan at nag-aantay ng abiso mula sa Philippine Interagency Task Group na nangangasiwa sa pagbalik ng mga Pilipino mula sa Sabah Immigration Depots papuntang Zamboanga ukol sa pagkandak ng kasunod na transfer ng mga nasabing Pilipino. Dagdag nila, importanteng konsiderasyon sa pagkandak ng transfer ang sitwasyon ng pandemya sa Sabah, sa Zamboanga at iba pang local government units na uuwian ng mga Pilipino upang matiyak na ang pagbalik nila ay maisasagawa sa ligtas at maayos na pamamaraan para sa lahat ng kinauukulan. Sa ngayon ay wala pa rin konsulado sa Sabah dahil pa rin sa tinatawag na long-standing territorial claim ng Pilipinas sa Sabah ay hindi pa rin nalulutas hanggang sa ngayon.